Sa video na to mga par, ipakita ko kung anong ginawa ko dito sa ano, viscosity recorder. Pinapatsik sa akin ni chief engineer kasi matagal na to hindi gumana. So bali, pangalawang sampa ko na to sa barko na to, ngayon lang pinatsik sa akin kasi nung una, ganoon din, hindi naman pinatsik sa akin. Tapos, hindi rin nakita sa observation mga par. So ngayon lang niya pinatsik sa akin. So iba-iba naman chief engineer, iba-iba rin yung pinapagawa sa atin as an electrician. So dito, pag check ko is yung physical appearance po na. So ganito talaga ako mag troubleshooting kung may mga wires na tanggal, kung may mga naka-bypass. Yun talaga muna yung inoobserbahan ko, tapos kinuhanan ko ng picture para at least may mga ano tayo, ebidensya na sa unang galaw natin, yun yung ibalik din natin just in case na okay yung ginawa na rectification or modification. So tapos tiningnan ko rin yung power supply, so tinakatanggal nga yung mga fuses niya sa recorder mismo. So ibig sabihin hindi na nila pinagana or may problema siguro yung recorder. So yun yung tingnan natin mga par. Tapos tiningnan ko rin yung pinaka printer mismo, yung recorder niya. So kung okay pa yung papel, tapos yung mga gear niya is plastic naman dito, so kung may wear and tear ng physical niya. So yun lang mga par yung una kong tinitingnan so far. So tapos later on na mag ano ako calibrate kung either kung kaya siyang i adjust ng zero and span na position. Tapos in-adjust ko lang, nakaroon lang naman to. So far yung recorder anong sa papel, walang problema to mga par. So either nasa signal galing sa controller papunta sa recorder yung may problema. Tapos inayos ko lang kasi medyo maluwag na yung pagkalagay ng papel kasi nga hindi na to pinagana mga more than a year na siguro or years na siguro kasi 2021 ako dito sa barko na ito February, hindi na to nagana. Tapos ngayon 2022, sobra 1 year na. So it means na sobrang tagal na talaga hindi to pinagana mga par. Tapos nanghingi din ako ng pinaka ink kay Second Med, so mayroon naman. So bago yung ikabit ko. Tapos yung mga wirings tiningnan ko yung papunta ang yung galing sa controller papunta sa recorder. Yung bali signal to mga par 4 to 20 milliamps lang. So yun yung troubleshooting natin ngayon. Tapos ikabit ko ito mga par kung yung fuse kanina nakatanggal, ikabit ko tapos obserbahan ko kung ano yung magiging galaw niya. Tapos tiningnan ko naman din sa ano sa diagram niya yung sa galing sa controller. Tapos yun nga yung sa viscosity current niya is 4 to 20, tapos another is temperature signal. So dalawa yung ni input papunta sa controller, tapos isa yung papunta sa recorder na output dapat. So yun yung tingnan ko ngayon mga par. And then yun nga binali ko dito, pagka switch on is sumagad siya, nasa 100%. So dapat nasa gitna siya kasi 52 or 57 nandyan, or depende kung viscosity or temperature yung binabasa niya sa output. Nasa dalawa lang. So pagka on is nasa 100% na siya. Tapos tiningnan ko din, napansin ko parang may natanggal na cable sa loob. So dito nag-decide ako na tanggalin ko yung recorder para makita kung may mga components pa na kailangan kong tingnan sa electronic side or sa yung mga wirings naman. So ganito lang ang pagtanggal mga par. Naka-fix lang naman to sa likod. Tapos
mga fixing bolt lang, madali lang siya tanggalin. Tapos yun nga, sobrang tagal na ito. Tapos yung ano naman, connector lang siya, parang ribbon na ganyan. Madali lang siya itanggalin. Tapos hugot lang din siya. Tapos yung naka-ground siya kasi more on electronics siya, kailangan naka-grounded siya. Tapos yung pagkatingin ko, okay naman siya. Yung sa loob niya, yung pinaka-built niya, okay naman sa motor. Yung pag-slide niya, tsaka yung sa feed niya, okay naman. Tapos tiningnan ko rin yung ibang components sa electronics. So far, good siya mga par, walang problema sa electronics parts. So yung decision ko dito is, i-calibrate ko. Lagyan ko ng 4 to 20 milliamp signal kung need ba siya ng calibration. Dapat sa 4 milliamps, dapat nasa 0% yung ano niya, reaction niya. Tapos sa 20 milliamps, dapat nasa 100%. So, mayroon naman din instruction dito mga par, yun nga, PT100, 0 to 20, 4 to 20, 0 to 10 volts. So, may adjust ka lang dito sa dip switch. And then, yung damping range niya, mayroon din. So, hindi naman siya mahirap gana pa. Tapos, yun, may zero adjustment, may span adjustment. Tapos, may feed. So, yung sa, ano, potentiometer na blue, i-ano mo lang, i-adjust mo, pili ka lang kung saan mo ilagay, 0 to 8, yung feed niya. Tapos, may mga ano naman din, naka-designate yung ilan yung millimeters per hour. Tapos, yung gagalamin ko lang dito mga par is yung ano lang, sa dumping. Tapos yun, may error ako nakita, kasi nga, tinanggal natin yung recorder, so nag-i-error siya. So, ibig sabihin, viscosity yung naka-record dito, hindi yung temperature. Kasi yung temperature, okay yung signal, nasa 56 pa rin yung degrees Celsius. So, ganito lang naman connection par, positive, negative. Tapos, lagyan ko ng external na power source or yung 230 volts. Tapos, gamitan ko siya ng calibrator. Yung daldala ko to na 787, pwede naman siyang makapag-source ng ano, 4 to 20 milliamps. So, ini calibrator naman po, pwede dito basta may makapag-sourcing ka ng ano, 4 to 20 milliamps. Loop calibrator, may ano pa, 707 calibrator, pwede din yun. Basta makapag-source out ng ano, 4 to 20 milliamps. So, yung pagka-switch on ko, sa 4 milliamps, nasa 0%, so, I doubt it na may sira yung recorder. Tapos, yun, isimulate ko lang. Tapos, laruin ko pang ano, 8, 12, so, 5 points pa rin par. 4 milliamps, 8 milliamps, 12 milliamps, 16 milliamps, and then 20 milliamps. So, may designated din yan siya na percentage. Sa 20 milliamps is 100%. Sa 16 milliamps, 75%. Sa 12 milliamps, 50%. Sa 8 milliamps, 25%, so and so on. So, ganyan lang mga par. So, ibig sabihin, yung recorder na to is walang problema. Tapos hindi na rin kailangan ng i-adjust yung zero and span calibration kasi tugma naman sa ano sa calibrator natin. Tapos dito nakita ko ni chief engineer na na-miss siya kasi okay pala daw yung recorder, so sinubukan din niya mag-simulate nilalaro niya kung na ano siya eh. Na ganyan pala yung galaw niya. Pero sa totoong pag ikabit mo na to doon sa ano par controller, hindi ganyan yung ano movement niya. Ano lang siya, continuous vertical. Later on pag makabit ko na to, makita niyo kung ano yung movement talaga niya. Kasi pag ganyan horizontal na galaw niya is ibig sabihin niyan
mabilis yung pagbabago ng signal mo pag ganyan yung sistema. Halimbawa, 4 milliamps, tapos tumakbo siya ng, nag-move siya ng 12 milliamps or 16 milliamps, ibig sabihin, mabilis yung changes ng ano mo, yung viscosity kumbaga. So, dapat hindi ganun. Vertical siya. Halimbawa, kung setting natin sa viscosity sa, kasi dito gamit is, ano eh, yung low sulfur. So, mataas yung viscosity. So, halimbawa, yung setting is nasa 30 or 35, ganyan. Dapat hanggang dyan lang yung range niya para, tapos vertical lang yung takbo niya kasi yung feed niya is roll naman, roll. Hindi, ano, hindi horizontal yung feed niya. Kaya, yan, makita nyo mamaya sa panghuli na video kung ano yung galaw niya. Tapos, nag-adjust din ako dito mga par sa feed, sa dumping range. Yun, may settings naman, yung 6 to 65 seconds. Tapos, sinimulate ko kung ano yung galaw niya. Kung maganda yung galaw, so yun yung ano, i-adjust natin. So, ganyan yung in-adjust ko par yung dalawang dip switch, nilagay ko sa on position. So, bali ganyan yung galaw niya sa recorder. Yung sa ano niya, ink, sa ink niya niya. So, medyo smooth siya. Hindi mabilis yung ano niya. Pagka-move. Hindi katulad yung kanina na naka-off. Yung setting ng dumping range. So, ganyan lang mga par. So, yung recorder namin is okay. Walang problema, walang sira. So, yung adjustment dito is nandun sa ano, controller mismo. Doon ako mag-adjust. So, sa next video, i-upload ko. Yun naman galawin ko yung controller kung paano. Tapos, dito okay na ako. Bali, sa kabila na viscosity na recorder, yun din yung ganito yung gagawin ko. So, hindi ko nagawa ng video yun kasi same lang naman yung gagawin ko. So, ito yung mga par, yung sinabi ko na vertical lang yung movement niya. So, nakadepende siya sa range ng ano, viscosity. So, hindi siya sa temperature nakadepende. So, dalawa naman yung pinaka-output niya. So, thank you mga par, sana may makuha kayo na idea about recorder sa viscosity. So, ganyan lang pag simulate ng 4 to 20 milliamps mga par. Thank you sa panonood mga par.